Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagluluwalhati ay tayo sa ating pinakamamahal po, Isus po lamang. At aos pusong pagbati at dubling paggalang po sa ating minamahal, tinagalang na pastor, the end-time prophet, loving God, at sa mga beloved children. At patuloy na pag-alaala sa pinagpalang buhay sa mga banal na turo at aral ng ating minamahal at ginagalang na beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At sa inyo po, minamahal ko kapatiran, sa buo, mabati po kami mula po sa San Pascual Out, Batangas Outreach po ng happy, happy, blessed birthday po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. E. Almeda. Maging po sa ating beloved Minister Will D. James Almeda. Happy, happy birthday po. At nagpupuri at magpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na isa rin po ako sa kinabagay ng ating pinakamamahal na Jesus na makapagpasalamat. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na right back 2001 nga po, 2009 po nung makakilala ako sa ating pinakamamahal na Jesus na talaga nung panahong yon mga minamahal. Mahal, walang kapayapaan ang pagsasama ng aking beloved husband. Dahil driver po yan ng aking beloved husband, mga minamahal. Talagang inuurasan ko po yan ang pagdating sa amin, mga minamahal. Dahil naging silosa po ako, mga minamahal. Kapag hindi po ako kasama sa pagmamaneho, mga minamahal, talagang naandun po na ang iniisip ko, baka may kasama na siyang iba babae. Na kapag hindi po yan dumadating sa takdang oras, talagang pag dumating na po yan, talagang jack away na po, mga minamahal. Dumadating pa po sa point na nasasaktan ko po yung aking beloved husband. Nakikita ko po yung aking beloved husband umiiyak. Nagtatanong kung kailan ako magbabago. Ngunit talagang hindi ko po kayang mabago. Ngunit napakabait po ng mahal na Panginoon sa gawain ito. Sapagkat isa pong minamahal na kapatiran na nag-share po sa amin ang kabutihan ng mahal na Panginoon at kami nga po ay nakasama sa binalagawain ito. After baptism, talagang binago po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon, maging sa pagpapagaling po ng aking karamdaman na talagang nung panahong yon, mga minamahal, talagang hypothyroid po ako at may nervous breakdown, mga minamahal. Talagang kapag hindi po ako na nakakainom ng gamot sa araw-araw, talagang natatakot na po ako, mga minamahal. Nandiyan po yung aking balat, talagang nanunuyo, talagang parang may kaliskis ng isda, mga minamahal. At yung pong aking, kahit katanghali ang tapa, talagang nalalamig ako, narandun po na kapag hindi po ako nakakainom ng gamot, talagang para po akong nauupos na kandila. Ngunit napakabait po ng mahal na Panginoon. After baptism po, sa awa at habag ng mahal na Panginoon, 14 years na po akong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Walang gamot, walang doktor. Nandiyan po yung kagalingan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon, maging sa aking beloved husband, na dati-rati po mga minamahal, driver po siya ng service ng ating minamahal na kapatiran sa dako po ng Lemery. Talagang inaanyayahan po siya ng mga minamahal na kapatiran na pumasok po sa ating church doon. Ngunit ayaw po niya dahil ang katwiran niya, iisang Diyos lang naman yung ating pinaglilingkuran. Na hanggang sa makaalis pa po siya, makapag-abroad po sa dako ng Dubai. At sa hindi po inaasahan pagkakataon, nagkasakit po siya sa spinal cord. Na talagang naandun po na naparalisado po siya, mga minamahal. Talagang naandun po na kailangan po siyang maoperahan. Libre gamot, libre doktor, libre operation po sa dako ng Dubai. Ngunit hindi po siya nagpa-opera at ang ginawa po siya, nag-resign po siya at umuwi po dito sa dako ng Pilipinas. At pagdating po dito sa Pilipinas, nagpa-second opinion po kami sa dalawang ospital na naandun po yung public at private po, mga minamahal. At talagang iisa po yung findings. Nasabi ng doktor, kapag hindi naoperahan yung aking beloved husband, maaaring isang buwan na lang po yung taning ng aking beloved husband dahil mabubulok daw po yung spinal cord ng aking beloved husband. Na talagang naandun po na sabi ng doktor, bumalik ka na kung saan ka nakatira. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, anim puno ang kaliliitan kong anak noon, mga minamahal. Talagang para pong pinagbagsakan ng langit at lupa ang aking beloved husband noon na iniisip niya mamamatay na pala siya. Ngunit talagang napakabait po ng mahal na Panginoon sapagkat ako po yung unang nasave sa gawain ito. Na talagang sinasabi ko, sweetheart, sumama ka na kung papaano ako pinag galing ng mahal na Panginoon. Walang imposible, pagagalingin ka din ng mahal na Panginoon. At alam niyo po, napakabait po ng mahal na Panginoon. Sumama po siya sa panalagawain ito. Tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At after baptism, mga minamahal, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung po sinasabi ng doktor na iisang buwan na po yung buhay ng aking beloved husband. Sa awa at habag po ng mahal na Panginoon, 14 years na po, walang gamot, walang operasyon. Nadyan po yung kagaling at kalakasan
sana ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil nung kami po'y dumadalo ng mga minamahal, kasama ko yung aking beloved husband. Nagpupuri po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May sakit po ako mga minamahal na pagkakurkubado, mga minamahal. On the way po ng pagpupuri sa mahal na Panginoon, itinutubit po ng aking beloved husband yung aking katawan, yung aking likod. Sabi niya, mahal, ituwid mo naman yung likod mo dahil nanananda ka na. Pero hindi ko po maituwid ng ganito, mga minamahal, dahil napakasakit. Ngunit na matapos po ang panalagawain, nasa sasakyan po kami, hindi ko po namamalaya, nagpupuri po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang sa mapatingin po ako sa aking beloved husband, sabi ko, mahal na Panginoon, pagandahin mo naman po ako sa paningin ng aking beloved husband, na kung saan po ipinikit ko yung aking mga mata. Sa pangalan ng Jesus, buto sa likod, umunat ka. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nananalig sa iyo dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Buto sa likod, ikay unat na. At alam niyo po, sa isang kisap mata, itinuwid ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na nagkaroon po kami ng kagalakan, kapayapaan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Galing po kami sa Balaragawain, kaliliitan po yung aking anak nung panahong yun, mga minamahal. Umiiyak po yung aking tatlong kaliliitang anak, mga minamahal. Humihingi ng pagkain, ngunit wala po akong maibigay. Hanggang sa mapatingin po ako sa aming kusina, mga minamahal, sa lamisa, may nakakita po ako ng konting bigas, mga minamahal. Nakatatakalin, isang tasa at kalahati lang. At alam niyo po yung rice cooker ko, mahigit po isang kilo, mga minamahal, ang laman. Sabi ng aking beloved dalagita noon na panganay, mga minamahal, Mama, aangin mo ba yung bigas na yan? Sabi ko, wala namang imposible sa mahal na Panginoon. Now, kung saan po inilagay ko po yung bigas sa rice cooker at inilihans ko, sa paunang dalangin po at pagluhod ng ating minamahal tinagalang na pastor, sa pangalan ni Jesus, bigas, mapuno ka, humilab ka. Hallelujah, praise the Lord. Nung makita ko pong warm na mga minamahal, tinawag ko po yung aking mga anak, na ang aking isip, mga minamahal, yung tatlo kong anak, na ang isip ko, siya na lang po ang pakakainin ko. Ngunit laking gulat po ng abang lingkod, mga minamahal. Sapagkat po yung rice cooker pagbuklat ko, ito po'y pinuno ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami pong mag-anak, pinakain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon, magis sa pag-iingat po na talaga yung dalawa kong anak, mga minamahal, sa di inaasahang pagkakataon, yung pong aking anak, natimpla po yung abuno, mga minamahal, sa iniinuman tubig. Talagang katanghali, ang tapat po yun, mainit, mga minamahal, hindi ko po alam na timpla. At ito po'y nainom ng dalawa kong anak, mga minamahal, 2 years old at 13 years old na minamahal, kundi ako nagkakamali. Talagang sabi po nung aking minamahal na dalagita noon, mga minamahal, sabi, Mama, ano ba lasa ng tubig na ito? Bakit ganito? Nung makita ko po, mga minamahal, ang tubig po, para pong Clorox na binabad sa tubig, mga minamahal. Talagang agad-agad po kami tumawag sa ating beloved workers sa dako po ng Lemery. Nagpa-back up prayer po kami, mga minamahal. Sabi nila, manalangin, magpuri sa mahal na Panginoon. At talagang sa awa at habag po ng mahal na Panginoon, walang anuman po nangyari sa dalawa kong anak. Pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako mo sa mahal na Panginoon, maging sa pag-iingat po na minsan po dadala po kami sa ating balalagawain noon sa dako ng Lemery, mga minamahal. Punong-puno po ng kapatiran yung aming sasakyang jeep, mga minamahal. Talaga may mahabang paglusong dun po na may tulay pa po sa baba, mga minamahal. Namalayan ko na lang po sa hulihan, humihiyaw na po ang minamahal na kapatiran na Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Sabi ko, mahal, ano bang nangyayari? Sabi ng aking beloved husband, mahal, nawalan tayo ng preno. Talagang naririnig ko po yung pagpatak ng mga gamit mula sa sasakyan ng aking beloved husband. At yun po pala yung DE5, mga minamahal, pumatak na. Ngunit talagang nandun po na wala po kaming nagawa kundi ipikit ang mata. Humingi ng tulong at awa sa mahal ng Panginoon na patigilin po ng maayos ang sasakyan. At alam niyo po, talagang napakapait po ng mahal ng Panginoon sa gawain ito. Sapagkat pagdating po namin sa baba, mga minamahal, yung jeep pong walang preno, mga minamahal, dahan-dahan pong tumigil sa tabi, mga minamahal, walang sino mang nasaktan, pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa himala sa buhay namin, na noon po, mga minamahal, galing po kami sa balalagawain, noon po kami, mga minamahal, nakatap lang po kami sa amo namin, sa kubo lang po kami nakatira, mga minamahal. At talagang
Pagdating ko po sa aming tahanan, naminukod po kami mga minamahal na wala. Kami lang po ang ng amo ko, yung tinatapan ko ang walang kuryente. Talagang sabi ng mga kapitbahay namin, wala kayong kuryente. Talagang nandun po na lumuhod po kaagad ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko, mala Panginoon, bigyan niyo naman po kami ng kuryente dahil kawawa naman po yung aking mga beloved baby. At alam niyo po, pag buhay ko po ng ilaw, may ilaw kami. So doon tuwa po ako mga minamahal. Talaga pupunta po ako sa mga kapitbahay. Sabi ko, may ilaw kami. Pero pinagtatawanan po ako ng mga kapitbahay namin dahil sabi niya, paano ba ka magkakailaw? Samantalang yung pinagtatapan mo, wala nang ilaw. At alam niyo, talagang umuwi na lang po ako sa aming tahanan. Ngunit talagang hindi po tayo ipahihiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sapagkat mga bandang alas 10 ng gabi, mga minamahal, habang po kami nakahiga na, narinig ko po nagkakaingay ang mga kapitbahay. Paglabas ko po, wala po lahat silang ilaw, minamahal. Ngunit ang inyong mga abalingkod, mga minamahal, may ilaw. Talagang salamat po sa mahal na Panginoon sa mga Himalangyan na dati-dati po, mga minamahal, yung aking beloved husband, nakikipamasada lang po mga minamahal. Talagang naging problema po namin mga minamahal na kapag po kami ay magjo-join po ng puri, lalo po sa araw ng Linggo, sa madaling araw. Nagjo-join po kami ng puri. Talagang kami po ay halinhina ng pagsilip sa gate ng may-ari na sasakyan upang hiramin ang sasakyan, mga minamahal. Hanggang sa, dahil po ginawang service po yung sasakyan, sabi ng ating beloved preacher, Brother Mar, manalangin ka, isang araw magiging isang operator ka niyang sasakyan yan. Na doon po na natatawa po yung aking beloved husband dahil kilala po yung may-ari na sasakyan na talagang napaka-imposible pong mangyari. Ngunit talagang naandun po na ang ginawa ko po mga minamahal kapag naglilinis yung aking beloved husband ng sasakyan, tumutulong po ako, inilihas ko po yung sasakyan sa pangalan ni Jesus, maging amin ka, sa pangalan ni Jesus, maging amin ka. At alam niyo po, talagang totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat wala po kaming pera mga minamahal, isang umaga po mga minamahal, yung may-ari ng sasakyan na hindi pumupunta sa amin, tinawag po ang aking beloved husband, sabi niya, Mario, anim yung aking sasakyan, pumili ka na kung alin dyan ang gusto mo, hulug-hulugan mo nila, kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon, sa mga pagpapaling yan, salamat sa mahal na Panginoon na patuloy po kaming ginagamit sa banal na ubasan, di man po karapat dapat. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagpapalang pinansyal, material, lalo tigit sa pagpapalang espiritual. Kaya lahat po ng papuri at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.